Narito na ang mga malalaking balita ng Central Luzon ngayong araw. Angeles City, top 13 sa may pinakamaraming bagong kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Active cases, nasa 371 na. Mariveles, isa ng COVID-19 critical risk area. 14 na kaso ng Delta variant na itala sa Bataan. Lineman ng isang internet provider company sa Makabebe, nalunod matapos tumaob ang sinasakyang bangka. At 13 anyos na dalagita patay matapos malunod sa ilog sa Dinalupihan. At korupsyon sa gobyerno mahirap mawakasan ayon sa Presidential Anti-Corruption Commission. Maya Pabengi, Pampanga. Magandang gabi, Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nauna tinutukang balita ng CLTV News. Pasok sa 13 pwesto ang Angeles City sa top 20 list ng may pinakamaraming naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Upang mapigilan ang paglobo ng novel coronavirus cases sa syudad, pagbabakuna raw ang pangunahing inaasikaso ngayon ng local IATF. Yan ang tinutukan ni Rainyal Pawid. Sa nakalipas na linggo ay naging mataas ang kaso ng COVID-19 sa Angeles City. Nitong July 27, nasa 13th spot ang syudad sa may pinakamaraming naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa buong Pilipinas na umabot na sa 78. Ayon sa local IATF, kadalasan na nagmumula ang hawaan sa mga pampublikong lugar at mga working area kung saan marami ang kumpulan ng tao. Kaya naman wala rin daw tigil ang syudad sa rollout ng bakuna dahil ito pa rin umano ang nakikitang susi upang bumaba ang bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19. I am encouraging you all to get vaccinated. Be part of the solution. Let us fight the virus by advocating a herd immunity. It is only when everyone has been vaccinated can we be truly safe from the virus. Lumabas sa July 21 vaccination report ng Angeles City na 64,970 na ang nabakunahan ng first dose, habang 23,699 naman ang fully vaccinated. Kung susuriin, malayo pa ito sa target na higit 270,000. Ang 70% ng kanilang lampas 411,000 total population para maabot ang herd immunity. Upang maging mabilis ang rollout ng bakuna at tuluyang mapababa ang kanilang daily average COVID cases, inilunsad na rin ang mga mobile health bus na siyang iikot para bakunahan ang mga senior citizen at ilang Angelenyong may kapansanan. Batay sa July 27 COVID report ng syudad, 7,264 na ang confirmed cases dito. 371 sa bilang ay aktibong kaso. 318 ang nasawi habang 6,575 naman ang gumaling na mula sa nakamamatay na virus. Sa kabilang banda, pasok din ang Mariveles sa Bataan sa top 20 list ng mga LGU na may mataas na kaso ng COVID-19. Nasa 14th spot ang bayan na may naitalang 72 new cases nito lamang July 27. Rainyal Pawid, CLTV News. Itinuturing na COVID-19 critical risk area ang bayan ng Mariveles sa Bataan dahil sa pagdami ng naitatalang active cases. Habang 14 na kaso naman ang mas nakahahawang COVID-19 Delta variant ang nakumpirma ng Philippine Genome Center sa buong bansa. Si Rainyal Pawid ang may ulat. Puspusan na ang paghihigpit ng Mariveles IATF sa pagpapatupad ng samut-saring health at safety measures upang pigilan ang lumulobong kaso ng COVID-19 sa lugar. Sa kanilang latest COVID bulletin, 659 ang aktibong kaso ng COVID sa bayan. Base sa report ng Okta Research noong July 18 hanggang July 24, 47 ang daily average ng COVID cases sa Mariveles. Mas mababa ito kumpara sa 64 daily average cases noong mga nakaraang linggo. Subalit ayon sa Okta, maituturing pa rin critical risk area ang bayan dahil sa kasalukuyang sitwasyon nito. Kaya naman ang lokal na pamahalaan patuloy sa monitoring sa galaw ng mga tao. Nagkaroon na rin ng barangay lockdown at may mga security personnel na rin sa mga pampublikong lugar upang maiwasan ang kumpulan ng tao. Ang palengke na araw-araw puntahan ng mga residente, bantay sarado na rin. Para bago ang pandemyang ito, subalit, kailangan po natin magpatuloy. Kailangan po natin ayusin ang ating mga protocol. Kailangan po sumunod ang lahat ng ating mga mamamayan. Kung hindi po, saan po tayo pupulutin? Napakarami na po namamatay. Inanunsyo rin ng Mariveles Mental Wellness and General Hospital na lahat ng psychiatric consultation mula August hanggang September ay gagawin via teleconsultation
o online check-up. Ito'y upang hindi na dumayo pa ang mga non-Mariveles residents sa naturang pasilidad. Samantala, patuloy ring lumulobo ang kaso ng COVID-19 Delta variant sa lalawigan. Ayon sa report ng provincial IATF, ito'y kadalasang galing sa mga APOR o authorized persons outside residents na nakapanghawa sa kani-kanilang pamilya. Na meron tayong additional na 7 galing sa Delta variant. So ang total natin as of today, officially, ay 14. Sa July 26 COVID report ng Bataan, umabot na sa 13,252 ang kumpirmadong kaso sa lalawigan. 1,531 ang active cases, 466 ang namatay, at 11,255 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, 13 anyos na dalagita patay matapos malunod sa ilog sa Dinalupihan. At lineman ng isang internet provider company sa Makabebe nalunod matapos tumaob ang sinasakyang bangka. Pagbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga naungunang balita. Isang 13 anyos na dalagita mula sa Dinalupihan, Bataan ang nalunod at namatay matapos maligo sa ilog. Tinangkaw manong sagipin ng biktima ang kanyang kaibigan na nalulunod din, subalit siya naman ang tinangay ng agos at napunta sa malalim na bahagi ng ilog. Ang detalye hatid ni Rainiel Pawid. Wala ng buhay nang matagpuan ng rescue team ang 13 anyos na dalagitang si Janica Jane Borbor sa ilog ng San Simon sa Dinalupihan, Bataan nitong July 27. Hapon ng July 26 na magkayayan umano ang biktima at mga kaibigan nito na maligo sa ilog. Ito rin ang mga panahong patuloy na bumubuhos ang malakas na ulan dala ng habagat. Pasado alas 5 ng hapon ang malunod ng dalagita, subalit batay sa report ng pulis gabi na nang idulog sa kanilang insidente. Una umanong nagpasaklolo ang isang kaibigan ng dalagita kung kaya't kanya itong sinagip. Kalauna isya naman ang napunta sa malalim na bahagi ng ilog at tinangay ng malakas na agos. Inabot din ang magdamagay sa nagawang search and retrieval operations bago matagpo ang nakabaon na sa putik ang katawan ng dalagita. Nasa 15 talampakan umano ang lalim ng ilog at naging pahirapan ang paghahanap dahil sa sama ng panahon at maputik na tubig na nagpapalabo rito. Nananawagan naman ang mga kinauukulan sa mga magulang na bantayan ang mga anak lalo na't kasalukuyang mataas pa rin ang antas ng tubig sa mga ilog at sapa. Nagpaposte na rin ang mga bantaybayan sa bukana ng ilog upang masigurong wala ng residente ang maliligo o tatawid sa ilog lalo na't patuloy ang pagragasa ng putik. Rainiel Pawid, CLTV News. Nasawi ang 42 taong gulang na lineman ng isang local internet provider sa bayan ng Makabebe, Pampanga, makaraang tumaob ang sinasakyang bangka. Ang search and rescue operation tumagal ng halos isang oras dahil sa lakas ng ulan at agos ng tubig sa binahang palayan. Narito ang report. Makikita sa cellphone video ni Vax Flores nitong tanghali ng July 27, 2021 ang paglangoy at pagsisid ng ilang katao sa malawak at lubog sa tubig na bahagi ng Sitio Bornal, Barangay Kaduantete, Makabebe, Pampanga. Isang bangka kasi ang tumaob, sakay ng 3 lineman ng isang local internet provider, dahilan para malunod ang isa sa kanila. Maririnig pa sa video na wala pang kaagad na sumaklolong otoridad para magsagawa ng rescue. Kaya ang mga kabataan na sanay sa tubig baha ang nagkusa ng sumuong sa malalim na tubig. Wala pa rescue, oh. Kailangan mo po rescue, Kenny. Nakuhanan ang bawat sandali ng pag-retrieve ng katawan ng biktima. Sa kabila ng malakas na pag-ulan at agos ng tubig sa nalubog na dating palayan na may lalim umanong 15 feet, makikita sa video ang pagbigay hudyat ng isang rescuer na nagsabing natagpuan na ang nalunod na lineman. Ayan po, sasakad at ipit na neto ata yung katawan. Kapansin-pansin na walang life vest ang mga rescuer na kabataang volunteer. At dahil dito, ang pag-alsa sa katawan ng biktima mula sa tubig ay naging pahirapan sa kanila. Ang peligro o banta ng paglubog ng kanilang bangka na ginamit sa pag-rescue ay kitang-kita habang nire-revive ang biktima. Kaya ang isang tagasagwan ay bumaba na sa bangka. Melo, ay! Ay! Ay!
ko, may aerobil tao, baka lulus yun. Ayon kay Vax Flores, ang mga kabataan na sa kanilang barangay ang halos nagsagawa ng rescue operation dahil hindi umano kaagad nakapasok ang mga lokal na otoridad dala ng mataas na tubig. Rescue na po yung mga kabataan po na nandito kasi hindi po makalapit yung mga rescue ng municipal area. Nakilala ang nalunod na lineman na si Mark Joseph Vibar, 42 years old, residente sa barangay Santa Rita, Makabebe, Pampanga. Ayon kay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Jomel Cruz, patungo sana umano ang mga kasamahan ng biktima para mag-service sa isang parokyano ng Padeco, ang local utility internet company sa kanilang bayan. Ngunit sa lakas ng hangin at bigat ng kanilang bitbitin, tumaob ang walang katig na bangka. There is a tendency na mag-capsize, pero unfortunately, yung kasama niya dahil marunong lumangoy, they were able to save themselves, but siya hindi daw marunong. So, nilinaw naman ni Cruz na ang lugar na pinangyarihan ng paglubog ng bangka ay dati nang may tubig, kaya hindi umano ito maibibilang na disaster related sa habagat. So, happen na umulan nung mangyari yun, pero it is not really a direct effect of habagat. It's not disaster related. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, korupsyon sa gobyerno mahirap mawakasan ayon yan sa Presidential Anti-Corruption Commission. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Ang pagkaprang kaumano ng Pangulo na totoong malalim ang ugat ng korupsyon sa gobyerno ay hindi nangangahulugang bigo ang Presidential Anti-Corruption Commission sa kanilang mandato na ihabla ang mga korup sa pamahalaan. Ayon kay PACC Chairperson Greco Belhica, ang pagtatalaga ng hiwalay na Anti-Corruption Task Force ay hindi nangangahulugan na kawalan ng silbi ng kanilang tanggapan, kundi dahil sa limitadong kapangyarihan nila para imbestigahan ang mga mataas na opisyalis sa bansa. Narito ang exclusive report. Isa sa campaign promise ng Pangulong Rodrigo Duterte na sinubaybayan sa kanyang administrasyon ay ang paglaban sa korupsyon. Sa kanyang huling sona, bahagi ng kanyang talumpati, ipinagmamalaki ang version niya sa pagpasa ng Freedom of Information at pagbuo ng Presidential Anti-Corruption Commission o ang PACC. We also issued the order of the Freedom of Information and opens the records of transaction, decision, issuances of all government agencies. In relation to this, we have also Presidential Anti-Corrupt Commission that starts to run after corrupt and erring government officials and bring them to justice. Special mention ang kontrobersiya sa Bureau of Immigration at ang 43 empleyado na sangkot sa tinatawag na pastillas modus sa airport. At bida ng Pangulo, kada araw ay umaabot umano sa 200 empleyado ang nadi-dismiss na personnel sa gobyerno dahil sa korupsyon. Customs 73 plus 42. And every day you have dismissed about 200 government personnel. But some I did not allow the publication because I may mga pamilya. Sa salita ng Pangulo, ang korupsyon sa gobyerno ay endemic o laganap na. At dito nagawa pa niyang payuhan ang susunod na presidente na kung gusto umanong tapusin ito, sibakin lahat ang mga empleyado sa gobyerno. But corruption is endemic in government. You cannot stop corruption. Nobody can stop corruption unless you overturn government completely. If I were the next president, if you think there's really a need for you to change everybody in the system, then you declare martial law and fire everybody.
Sa eksklusibong panayam ng CLTV News kay Presidential Anti-Corruption Commission Chairperson Greco Bellica, inamin niya na talagang mabigat ang nasa puder ng paghahabol sa mga korupt sa gobyerno. Pero gaya ng binabanggit ng laki ng numero na nasisibak dahil sa anomalya, as of May 2021 ay nasa higit 100 na umano ang nasasampahan ng kaso sa ombudsman. At ito'y hindi lamang publicity o shame campaign dahil ito'y tinutuluyang kasuhan. And we have seen gains. Like I've said, we've fired so many people. The president has fired so many people in office, mm-hmm. both high-ranking and low-ranking government officials. So many was exposed because of corruption. Dahil binabanggit niya, ang dami pong nakasuhan sa ombudsman, PACC lang, 157 na po nakasuhan as of May. Gaya ng puna ng mga kritiko sa laban kontra korupsyon ng administrasyon, tinanong namin si Bellica kung gaano kaseryoso sila na imbestigahan ang mga kaalyado at kaibigan ng Pangulo na nadawit sa anomalya. Sagot niya, umuusad pa rin naman umano ang kaso at inihalimbawa pa nito si dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon na tuluyan nang wala ng pwesto ngayon sa gobyerno. Binanggit din niya ang nailipat lang sa TESDA na si Secretary Isidro La Peña na sangkot sa bilyong pisong smuggled na droga noong 2018. Sinabi ni Bellica na may kaso pa rin umano itong dinidinig. Wala ho kaming pinaligtas, walang pinaligtas ang Pangulo, yung sinasabi lang na inililipat, gaya ni Faeldon. Wala na ho si Faeldon sa opisina eh. Wala na ho si Faeldon sa gobyerno. Si Secretary La Peña, inilipat daw sa TESDA. May kaso sa amin si Secretary La Peña. Paglilinaw ni Bellica, may limitasyon ng kanilang kapangyarihan para mag-imbestiga. Kaya ang paglikha ng Anti-Corruption Task Force na pinangungunahan ni DOJ Secretary Minardo Guevara ang tumututok partikular na sa mga elected official na sangkot rin sa mga manumalyang mga proyekto gaya ng kutsabahan sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Hindi ko namin ma-imbestigahan. Ang naiimbestigahan po namin yung mga cabinet secretaries, undersecretaries, assistant mga directors to that level. Pero tambak ang reklamo sa mga LGU. So kaya create ng task force dahil the DOJ and the NBI would have jurisdiction over them. Itong darating na Agosto ay may presentasyon umano ang PACC ng mga bilang ng mga nakasuhang opisyal ng gobyerno at ng estado ng kaso ng mga ito. Sa nakalipas na 5 taong pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte, samot-saring corruption scandal ang bumulabog sa mga mamamayan, lalo na noong 2017 hanggang 2018. Kabilang na riyan ang smuggled na droga na nakapasok sa bansa, freedom sale sa New Bilibid Prison, PhilHealth plunder kung saan 15 bilyong piso ang nawawala at ang 40 billion pesos na pastillas o ang scheme sa human trafficking. Samantala, sa report naman ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, isang palaisipan na sa ibinibida ng Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang huling sona na Freedom of Information, tila nagiging mailap at paborable sa Pangulong Duterte ang inilabas na circular ng ombudsman sa pagre-request ng kopya ng Statement of Asset Liabilities and Net Worth nito. Sa loob ng 30 taon na nagkaroon ng access ang PCIJ sa mga salen ng naging Pangulo, natatanging sa panahon ngayon ng Pangulong Rodrigo Duterte ay kailangan muna ng court order. Paolo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV 36 Official, at CLTV 36 News, at CLTV 36. Kung nais inawang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson-Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.